Magandang buhay mga kasimbahay. Bagong araw na naman upang tayo magnilay. Samahan ninyo ako ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Boses ng walang hanggan. Maraming mga ingay sa mundo na maaari nating mapakinggan. Maraming boses ang maaaring kumuha sa ating atensyon. Minsan, sa dami ng boses at ng mga ingay ay nakakalito na at nakakapagod dahil hindi mo na alam kung sino at ano ang pakikinggan. Sa ating Ebanghelyo, pinapaaalalahanan tayo ng pinakamahalagang boses na sana ating tunay na naririnig at pinakikinggan. Ito ay ang boses ni Jesus. Ang boses niya ay pinapakinggan ng kanyang mga tupa. Nakikilala ng mga tupa ang kanyang boses. Sinusunod ng mga tupa ang kanyang mga sinasabi. Ang nakakapakinig, nakakakilala at sumusunod ay binibigyan ng buhay na walang hanggan. Ang tanong ngayon sa atin ay, kaninong boses ang ating pinapakinggan at sinusundan? Makapagbibigay ba ang boses na ito ng buhay na walang hanggan? Kasi kung hindi nagbibigay ng buhay na walang hanggan ang boses na ito, baka magandang suriing mabuti kung tama pa ba ang boses na ating pinakikinggan. Maganda rin siguro na suriin ang sarili dahil baka may mga bara sa ating mga tainga na humaharang sa boses ni Jesus na naghahangad na bigyan tayo ng direksyon patungo sa buhay na walang hanggan. Magandang tandaan na tayo ay mga anak ng Diyos at bilang mga anak ng Diyos, mayroon tayong Jesus na pastol na gagabay sa atin. Pangangalagaan tayo at poprotektahan tayo mula sa mga masasama. Nawawala ang kagandahan ng buhay at ang kaligtasan kapag hindi na boses ng mabuting pastol ang ating pinakikinggan. Kapag boses na ng kasalanan, boses ng pagkamakasarili, boses ng galit, boses ng inggit, at kung ano-ano pang boses ang nanghihibabaw sa ating tainga, sa ating puso at sa ating isipan, diyak na kaguluhan at kadiliman ang naghihintay kapag yan ang mga boses na ating binibigyang pansin. Diyak na maliligaw tayo at mapupunta sa kadiliman kung boses ng kasamaan ang hahayaan nating magbigay ng direksyon sa ating mga buhay. Hindi madali na mapakinggan ang boses ng mabuting pastol dahil sa dami ng boses na sumisigaw upang sila ang mapakinggan at sundan. Nawa, magbigay tayo ng panahon na huminto minsan sa isang araw upang sabihin kay Jesus, "Panginoon, magsalita po kayo at nakikinig ang inyong lingkod." Sa ating paghinto, buksan natin ang ating mga puso at isipan sa mensahe ng mabuting pastol upang tayo ay patuloy na makalakad sa tuwid na daan. Itong biyaya ng pangungusap ni Jesus ay magbibigay kalinisan sa ating katauhan at dahil sa biyaya ng pangangalaga ni Jesus, tayong mga tupa ay hindi na magugutom at mauuhaw. Huling paalala na tayong mga anak ng Diyos ay may misyon sa mundo. Nawa maging boses tayo ni Jesus sa mga taong nawawala at naliligaw. Nawa maging liwanag tayo sa mga taong nasa kadiliman upang magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig.